hindi makapaniwala si Camila sa kanyang nakita. Si Miguel pala ang nagiiwan ng bulaklak sa terrace. Paano nito nalaman ang kinaroroonan nila? Ipinagkanulo ba sila ni Rodel o pinilit ito ni Miguel? Ano na ang gagawin niya ngayon? Kaunting panahon na lang at mabibisto na rin ni Miguel ang kalagayan niya. Baka pinagmamatyagan pa siya nito. Napahawak naman siya sa kanyang tiyan. Hindi kaya alam na rin ni Miguel na buntis siya? 5 buwan na ang tiyan niya. Halata na ang umbok lalo na kapag nakasuot siya ng bestida. May itatago pa ba niya iyon kay Miguel? Baka kailangan na nilang umalis dito at lumipat sa bahay na tinitirhan ni Nanay Cora. Pero kung gagawin niya iyon, nakakahiya naman kay Ariel at sa asawa nito. Makikitira pa sila roon, samantalang wala naman silang ambag. So ano ang dapat niyang gawin? Kausapin kaya niya muna si Rodel. Baka may ibang bahay pa ito na pwede lang matira mag-ina. Nag-iwan siya ng mensahe sa voicemail nito. Tinawagan naman siya ni Rodel ng araw din na iyon. Kumusta ka na? Mabuti naman, ikaw. Heto, hinahanap pa rin ang kapatid mo. Patuloy pa rin na naghahanap ang mga tao sa mga address na ibinigay mo. Hindi pa rin nila makita si Stella. I'm sorry about that. Okay lang. Umaasa akong makikita ko rin siya sa mga susunod na araw. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang kapatid mo. Napakagatlabi naman si Camila. May itatanong pala ako kaya ako tumawag sa'yo. Ano yon? Kailan kayo huling nag-usap ni Miguel? Bakit mo tinatanong? Halatang umiiwas si Rodel na pag-usapan ang tungkol kay Miguel. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Rodel. Sinabi mo ba kay Miguel kung nasaan kami ni Marcos? Ilang segundong hindi umimik ang kausap niya. Rodel, tinatanong kita ha? Untag naman niya rito. Wala akong sinabi sa asawa mo. Basta ang sabi ko lang nasa Hawaii kayo. Iyon lang. Bakit pinuntahan ka ba niya riyan? Napapalatak naman si Camila. Not exactly. Pero mahigit 1 buwan nang may nag-iiwan ng tulip sa may teres ng bahay mo rito. Pinipulot iyon ni Miss Minerva tuwing umaga. Tapos kahapon, maaga akong gumising kaya sinubukan kong abangan kung sino ang nag-iwan. Doon nakita ko naman na siya pero hindi ko makilala dahil nakashade siya. Kaya kanina inabangan ko na naman siya. Si Miguel iyong nakita ko. Kahit nakashades pa siya, alam kong siya yon. Okay, calm down Camila. Kung alam na nga ni Miguel kung nasaan kayo, bakit hindi pa rin siya nagpapakita sa inyo? Bakit dinadaan pa niya sa palim na pag-iiwan ng bulaklak? Bakit hindi ka nalang niya kausapin ng diretsyahan? Saka ang sabi mo, mahigit 1 buwan nang may nag-iiwan ng bulaklak. Paano mangyayari na si Miguel nga iyong gumagawa gayong last week lang ay magkasama kami sa hearing? Kahit pa may chopper siya, hindi niya kayang liparin papunta riyan sa kinaroroonan mo. Baka naman namamalikmata ka lang. Napatingala naman sa kisami si Camila. May punto nga naman si Rodel. Paano makakarating dito sa Hawaii si Miguel kung nasa Pilipinas ito? Ang kinaroroonan pa naman nilang mag-ina ay sa isla at hindi sa mismong sentro ng Hawaii. Baka nga napagkamalan lang niya yung lalaking nakita niya. Pero nag-aalala pa rin ako. Baka matuntun kami ni Miguel rito. Wala ka na bang ibang bahay na pwede naming tirhan? May bahay ako sa Honolulu, pero hindi ba't ayaw mong tumira roon? Kung gusto mo naman sa Las Vegas na lang o kaya sa New York, may mga bahay rin ako sa mga lugar na riyan. Matao ang mga lugar na nabanggit ni Rodel. Ayaw niya sa mga ganoong lugar. Mas madali siyang matutunto ni Miguel. Wala ka bang bahay sa Alaska? May himig pagbibirong tanong naman niya. Ano? Alaska? Gusto mo ba sa malamig na lugar? May bahay ako sa Canada at Australia. Pili ka na lang kung alin doon ang gusto mo. Napahilamos naman sa kanyang mukha si Camila. Ang gusto ko lang naman ay yung malayo kay Miguel, yung lugar na hindi niya ako masusundan. Kung ganun, doon ka na lang sa Antarctica. Mahihirapan na siyang sundan karoon. Napangiwi naman si Camila. Nagbibiro ka naman eh. Wala namang nakatirang tao roon. Mayroon naman, iilan nga lang sila. Ang tinutukoy ko, iyong mga nagbabantay roon. Grabe ka naman, ayoko roon. Saan mo gustong lumipat kung ganon? Kahit saan ka naman pumunta, pipilitin pa rin ni Miguel na hanapin ka.
Makipag-usap ka na lang kaya ng maayos sa kanya. Huwag mo na lang siyang pagtaguan. Ayoko makipag-usap sa kanya, kukulitin lang niya ako. Kung talagang ayaw mo nang bumalik sa kanya, wala rin naman siya magagawa. Kahit pilitin ka pa niya, kung ayaw mong sumama, panindigan mo. Hindi nakaimik si Camila. Napaisip siya sa sinabi ni Rodel. Tama nga naman ito. Kung patuloy siya magtatago, lalo lamang silang hahabulin ni Miguel. Mas mabuti pa siguro na kausapin na lang niya ito. Makikipaghiwalay na siya para hindi na sila kailangan magkita pa. Kung magbibigay ito ng sustento, tatanggapin niya. Pero kung ayaw nito, hindi niya ito pipilitin. Kakausapin ko na lang muna siguro si Miguel. Mabuti pa nga para magkaliwanagan na kayo. Hindi yung nagtatago tapos hinahabol ka naman. Madadamay pa ang anak ninyo sa gulo. Hindi ba nagtatanong si Marcos kung bakit hindi ninyo kasama si Miguel? Nagtatanong naman siya pero lagi kong sinasabi na may trabaho ang daddy niya kaya hindi kami magkakasama. Naku, kapag tumagal, baka maubusan ka na ng idadahilan sa kanya. Kaya mas mabuti na iyong mag-usap kayo ng maayos ni Miguel. Sige, susubukan ko siyang tawagan. Napipilitang saad naman ni Camila. Mabuti pa nga kung ganun. Ngunit hindi agad tinawagan ni Camila si Miguel. Bukod sa kinakabahan pa siya, wala rin naman pantawag ang cellphone na dala niya kahit nakaruming pa ito. Kaya nag-iwan na lang siya ng message sa social media accounts nito. Alas 11 ng umaga sa kinaroroon na niya, samantalang alas 5 pa lang ng hapon sa Pilipinas. Sa kakahintay niya sa tawag ni Miguel, nakatulog siya bandang alas 3 ng hapon. Naalimpungatan na lang siya nang marinig na nag-iingay ang kanyang cellphone. Agad siyang napatingin dito. Pangalan ni Miguel ang nasa caller ID. Muli niya itong ibinaba nang biglang magsalita si Marcos na katabi niyang natutulog. Mami, sino po ang tumatawag sa cellphone mo? Ah, sa trabaho ni Mami ito. Mabuti pa bumangon ka na riyan at puntahan mo si Lola Minerva. Sumunod naman agad ang anak niya. Nang makalabas ng kwarto si Marcos, saka pa lang niya sinagot ang tawag. Hello? Miss Beautiful. Salamat naman. Nagparamdam ka na rin. Nasaan ka? Kumusta na kayo ni Marcos? Nagpagting naman ang tainga ni Camila sa tanong ni Miguel. Painusente pa ang loko. Hindi ko na kailangang sabihin kung nasaan kami. Alam mo naman ang kinaroroon na namin ngayon, hindi ba? Ah, okay, Miss Beautiful. I'm guilty as charged. Wala lang kasi akong masabi kanina, kaya iyon ang lumabas sa bibig ko. Pero masaya akong marinig ang boses mo ngayon. Pwede ba tayong mag-video call? Marahas na napailing naman si Camila na parabang kaharap lang niya ang asawa. Hindi siya pwedeng makipag-video call dito. Baka mamaya makita nito ang tiyan niya. O kaya naman hahanapin nito si Marcos. No, ayoko. Tigas na pagtanggi naman niya rito. Okay, naiintindihan kita. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Okay na rin ang ganito. At least nag-uusap na tayo ngayon. May kailangan ka ba? Pwede bang tigilan mo na ang pag-iiwan ng bulaklak sa labas? Hindi mo ako madadaan sa bulaklak. Bakit ayaw mo? Hindi mo gusto ang tulips? Anong bulaklak ang gusto mo? Roses? Sunflower? Carnation? Sabihin mo sa akin at iyon na lang ang ipapahatid ko. Umikot naman ang mga mata ni Camila. Hindi yata siya naiintindihan ni Miguel. Ang kulit mo rin kausap ha. Sinabi na ngang ayaw ko ng bulaklak eh. Nagtatanong ka pa kung anong gusto ko. Okay, kung ganon, ano ang gusto mong ibigay ko? Gusto mo ng pagkain, gamit, sabihin mo lang. E yun ang ipapadala ko. Ang kulit mo talaga. Wala akong gusto, okay? I'm sorry kung wala kang gusto. Ano ang pwede kong gawin para sa'yo? Finally, nakaramdam din ang asawa niya. Ang gusto ko lang ay maghiwalay na tayo. What? Hindi ako papayag dyan. Tamang ang hinala niya. Mahihirapan siyang kumbinsihin si Miguel na makipaghiwalay sa kanya. Pero pipilitin pa rin niya ito. Wala ka rin namang magagawa kasi hindi ko rin namang gusto makipagbalikan sa'yo. Kaya mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Mag-file ka ng annulment. Total, mas madami ka naman pera. Hayaan mo na kami ni Marcos. Kung gusto mong magbigay ng sustento para sa kanya, tatanggapin ko. Pero okay lang kahit wala. Kaya ko naman siyang buhayin.
Narinig niya ang marahas na buntong hininga na pinakawala ni Miguel. Miss Beautiful, huwag naman ganito. Ayoko maghiwalay tayo. Kawawa naman si Marcos. Kung gusto mo ng LDR, payag naman ako. Kahit minsan o dalawang beses lang sa isang buwan tayo magkita. Okay na sa akin yon. Basta mag-asawa pa rin tayo. Huwag lang tayo maghihiwalay. Hindi mo naman ako naiintindihan eh. Gusto ko nangang makipaghiwalay sa'yo. Hindi ba malinaw iyong sinasabi ko? Ayoko, Miss Beautiful. Hindi ko kayang mawala kayo ng tuluyan ni Marcos. Kakayanin ko iyong kahit paminsan-minsan lang tayo magkita. Pero iyong maghihiwalay tayo, hindi ko kaya yon. Masisirain ako ng bait kapag nangyari iyon. Napatiimbagang naman si Camila. Sana inisip mo rin iyan noong pinaniwalaan mo yung video na napanood mo. Bakit kapag sa tingin mo ako ang may kasalanan, kaya mo akong pagsalitaan ng masama. Pero ngayong sinasabi ko na maghiwalay tayo, ayaw mong tanggapin. Ang daya mo. Double standard ka naman pala. I know it's my fault. Pero sana kahit isang pagkakataon lang ibigay mo naman sa akin. Hayaan mo naman akong punan ang aking mga pagkakamali sa'yo. Kahit ngayon lang. Kung makakagawa pa ako ng pagkakamali sa mga susunod na panahon, tatanggapin ko na ang pakikipaghiwalay mo. I'm sorry, Miguel. Pero ayoko na talaga. Kahit hindi ka pumayag, hindi na kami babalik ni Marcos sa Pilipinas. Wala na akong pakialam kung anuman ang mangyari sa'yo. Pagkasabi nito ay pinatay na ni Camila ang tawag. Hindi na niya gustong makipag-usap pa kay Miguel. Wala rin naman siyang mapapala rito. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas. Tumunog na naman ang cellphone niya. Si Miguel ang tumatawag. Hindi na niya ito sinagot. Hinayaan lang niyang magpatuloy sa pagriring ang cellphone niya. Nang marindi naman siya, tuluyan na niyang ini-off ang cellphone niya. Pero mukhang hindi matapos-tapos ang usapan nila ni Miguel. Siguro na magsabog ang langit ng kakulitan. Sinalo ng asawa niya ang lahat. Tatlong araw lang pagkatapos ng pag-uusap nila ay sumugod ang loko sa tinitirhan nila. Siyempre si Marcos ang unang natuwa. Halos ayaw na nitong bumaba mula sa pagkakakalong kay Miguel. Kung hindi pa ito pinilit ni Miss Minerva, ay ayaw pa nitong lumayo sa daddy nito. Ilang buwan na iyang pinagbubuntis mo? Kailan lalabas yan? Mukhang hindi nagulat si Miguel na makita siyang buntis. Inaasahan na siguro nito ang bagay na iyon. Hindi pinansin na Camila ang tanong ni Miguel. Iba ang lumabas sa bibig niya. Bakit ka nagpunta rito? Ang sabi ko naman sa'yo, ayaw na kitang makita pa. Makulit ka lang. Asik niya rito nang silang dalawa na lang ang magkaharap sa living room. Alam ko naman yun, Miss Beautiful. Inaamin kong makulit nga ako. Pero sa'yo lang naman, dahil mahal na mahal kita. Iyon ang totoo, kahit ayaw mong maniwala sa akin. Sa tingin mo ba, kapag nagpunta ka rito, maiuwi mo kami ni Marcos? Kahit kaladkarin mo pa kami, hindi ako sasama sa'yo. Bakit naman kita kakaladkarin, Miss Beautiful? Marami namang paraan upang maisama kita nang hindi kailangang kinakaladkad. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Camila. Ano ang binabalak mong gawin? Seryosong tanong naman niya rito. Wala naman, kung talagang ayaw mo nang bumalik sa akin, hahayaan na kita sa gusto mong mangyari. Pero hindi mo ako pwedeng pigilan na dalawin kayo ni Marcos. Lalo na at magkakaanak na naman tayo. Titigil lang ako kapag nakita kong may ibang lalaki na nagpapasaya at nag-aalaga sa'yo. Nalunok yata ni Camila ang dila niya. Niwala siyang maisip na sasabihin nang marinig ang huling binatawang salita ni Miguel. Makalipas lang ang isang linggo, muli na naman bumisita si Miguel. May dala itong mga laruan at gamit ni Marcos. Dinalhan din siya nito ng mga pagkain na sa Pilipinas lang makikita, tulad ng suman, puto, kutsinta, sapinsapin, bibingka at tupig. Sa pag-aalalang mabubulok ang mga iyon, sinabihan ni Camila si Miss Minerva na ipamigay ang iba sa mga Filipinong kapitbahay nila. Siguro kung naglilihi lang siya, baka hindi siya papayag na ipamigay ang mga iyon. Baka siya lang ang kakain hanggang sa maubos. Sa loob ng isang buwan, linggo-linggong bumibisita si Miguel sa kanila. Kung ano-ano na ang dinadala nito. Unti-unti nang napupuno ng mga laruan at gamit ang kwarto nila ni Marcos. Tuwang-tuwa naman ang anak niya. Siguro ang nasa isip nito, nagbabakasyon lang sila sa Hawaii.
kaya dinadalaw lagi ito ng daddy nito. Matalino din naman si Miguel dahil hindi nito ipinaparamdam sa anak nila na nasa punto na ng paghihiwalay ang pagsasama nila mag-asawa. Disadvantage naman iyon sa parte niya dahil mahihirapan siyang ilayo ang kalooban ng anak niya sa daddy nito sa oras na maghiwalay na sila ng tuluyan. Pero hindi pala iyon ang dapat niyang problemahin dahil may mas malaki pang problema na parating na hindi niya inaasahan. Nasa supermarket sila noon ni Miss Minerva kasama si Marcus nang biglang may lumapit sa kanya na lalaki. "Please come with us peacefully if you don't want to be harmed." Mahinang wika nito sabay palihim na itinutok ang baril sa mismong tiyan niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Camila. Hindi siya agad nakakilos. Mula sa kanyang mga mata, napansin niya ang papalapit si Marcos sa kanya. Kasunod nito si Miss Minerva. Natakot siya para sa dalawa. "What do you want from me?" Lakas loob na tanong na halos pabulong lang ang tinig. "Not me, but my boss, Miss Claire." Napaawang naman ang mga labi ni Camila. "Claire na naman? Pinagkamala na naman siyang. Kamukha ba talaga niya ang babaeng yun?" "Mami?" Halos mapapikit si Camila nang marinig ang tinig ng kanyang anak. Baka mapahamak ito kapag wala siyang ginawa pa. "Let me just talk to my son. I'll go with you. Please, don't do anything to him." Pakiusap naman niya sa lalaki. Hindi sumagot ang lalaki sa kanya. Pero sinulyapan nito si Marcos na tumakbo papalapit sa kanya. Lumuhod si Camila at niyakap na mahigpit ang anak. "Mami, may nakita po akong hinog na mangga roon. Bili po tayo." Wika naman ni Marcos nang kumalas ito sa yakap niya. "Asi Lula Minerva na lang ang sasama sa iyo." Sagot naman ni Camila sa kabinigyan na makahulugang tingin si Miss Minerva. Napakunot noon naman si Miss Minerva. Ngunit biglang namilog ang mga mata nito nang mapansin ang baril na hawak ng lalaki. Nagpalipat-lipat ng tingin ito sa kanya at sa lalaki. Naiiyak na tinanguan niya ito bago muling hinarap ang anak. "Sige na, balikan ninyo ni Lola Minerva yung mangga. May pupunta lang sandali si Mami." Agad namang hinila ni Miss Minerva si Marcos. "Halika na Marcos, kunin na natin yung mangga." Wika nito sa kasiya tinapunan na malungkot na tigitig. Nang makalayo na ang dalawa ay hinila siya ng lalaki. "Don't make a sense or I kill them both." Banta nito nang muli siyang sinulyapan at ang anak at si Miss Minerva. Napatakip na lang sa bibig niya si Camila upang pigilan ang pag-iyak. Heto na naman siya sa problemang muntik na siyang ikapahamak. Sino ba talaga ang Claire na iyon? Bakit lagi na lang siyang pinagkakamalan? Nang makalabas sila sa supermarket, kinaladkad na siya ng lalaki. Muntik na siyang mapasubsob dahil sa ginawa nito. Nang makarating sila sa harapan ng isang pulang kotse, binuksan agad ito ng lalaki. "Get in." Utos nito na agad naman niyang sinunod. Nang makapasok siya ay isinara nito kaagad ang pintuan. Umikot ang lalaki sa kanito binuksan ang pinto sa driver's seat. May kinuha ito sa glove compartment. Halos maiyak na siya nang ilabas nito ang posas at isinuot sa mga kamay niya. "Who is your boss? What does he want from me?" Gumagaralgal ang tinig na tanong niya rito. "Oh, you have forgotten your husband, Miss Claire. How long has been since you last saw him?" Natigalgal naman si Camila. Asawa ng Claire na iyon ang nagpadukot sa kanya. Maang natinitigan naman ni Camila ang lalaki. "I don't know what are you talking about. But I'm not Claire. My name is Camila." Desperadong sabi niya rito. Marahas na napailing ang lalaki. Sa kanito in-start ang kotse. "So you think you can follow me?" Nanghihinang napasandal naman si Camila. Kaya pala siya pilit na kinukuha ng lalaking ito para lang mailigtas ang buhay ng asawa nito. Mapapahamak siya para sa kaligtasan ng ibang tao. Bakit siya nalang lagi ang nagsasakripisyo? Bakit ba hindi siya pwedeng maging masaya? Ano ba ang kasalanang ginawa niya? At lagi na lang siyang napapahamak. Pinarorosahan ba siya ng langit? Tahimik na lang siyang lumuluha. Hindi rin naman niya maatim na may mapapahamak na buhay kung uunahin niya ang sarili niya. At least hindi siya papatay ng boss ng lalaking ito kung sakali man.
Baka nga pwede pa niya itong mapakiusapan. Napakawalan siya dahil hindi siya si Claire. Sana lang ay pumayag ito. Ipinikit na lang niya ang mga mata para pigilan ang pag-iyak. Hindi niya namalayang nakatulog na siya. Nagising na lang siya nang may tumapik sa balikat niya.